afternoon po, bake po tayo ngayon ng rhubarb. Rhubarb is a kind of a vegetable here. And parang ano sa atin, parang gabi siya, yung dahon niya, malalaki. And pati yung stem niya parang gabi siya, pero maliit lang ng konti kaysa sa ano. Ito siya, I have to show you. Ganito po siya, pero malalaki siya. Parang gabi lang siya. Ayan. Ito. Kinat ko siya ng ano, ng cubes. Ayan po. And then, ito po yung ano natin, flour. And, ayan. All-purpose flour. And then yung salt natin. Baking powder. Baking soda. And this is the eggs. And sugar, and butter, vanilla, ito po, and cinnamon powder. Yan po. Yan, imimix po natin yung mga dry ingredients natin. So, ilalagay ko muna yung baking powder. Yan po. And then baking soda. So, and then yung salt natin. Ito. And mix na po siya. Then, ilagay na natin yung sugar. Brown sugar po. Lang natin siya. Oops, sorry. Ayan. Ito po yung dry ingredients natin. Ayan. Nagawa tayo ng anisali. This is how I make. Kanya-kanya po tayong style. And then, I'm gonna put the eggs slowly. Lalagay ko po mamaya sa ano natin. Description para may ano natin yung ingredients niya. Kung ilang cups, ilang teaspoon. And then imimix natin siya. Yung cinnamon po, na-mix ko na po siya kanina sa flour. I forgot to say. Na-mix na po siya. Tansyado lang po. And, oops, sorry. Malinis yung kamay ko. And then, yung vanilla po natin, is tinatansya ko na lang po kasi I like more vanilla. Pero usually, you can use like 1 teaspoon. Ganun po. Ayan po. Okay na siya. Na-mix na siya. And then, ilalagay na po natin yung rhubarb. Kasi mabigat yung ano, rhubarb. Natin siya. Ayan. Ganyan po. Mix lang natin siya.
mabigat kasi itong recipe na to medyo dry siya, hindi siya masyadong wet. Yan, medyo basa-basa na siya kasi yung juice ng rhubarb. It's healthy muffin. Ayan. Alright, that's good na. Ilalagay na po natin sa tray. Ayan. Okay. Scoop lang natin siya. I use this ice cream scoop. Kung nilalagay ko to, i-on ko na yung oven. Preheat ko po siya ng 350. I-bake po natin siya ng 20 to 25 minutes. Pwede po meron po akong nagawa kanina. Pero ito, gluten-free. Siya kagaya ng all-purpose flour. Ito naman, gluten-free siya. Yung may mga allergies sa flour. Ayan, ready na po siya. Ilalagay na po natin. I-bake po natin siya ng 350 Fahrenheit, tapos 22 minutes to 25 minutes. Ayan, okay na siya. Luto na. So, pwede na natin alisin. Turn off na natin yung oven. And it's okay na. We're gonna take it out now. Ayan siya. Kind of blurred siya. Ayan. Okay na siya. Let's try it, pero mainit pa. I think I'm just gonna get one plate. Let's try now. Just get one.
There you go. It's moist. It's good to eat with ice cream. I want to try my lettuce part. Very good. Ito po, it's moist siya. There you go. Masarap siya. Not very sweet. But a bit sour. Thank you for watching. Make sure you press the notification bell and share and like. Thank you. Have a good day. God bless. Stay safe.